Scarlet Olympic nila. It's just the same performance come from them. Napakaganda! Napakaswabe! Nakita natin yan for game 1 and game 2. Yun na. Eto na guys. Umpisa na. Dito na ba matatapos yung istorya ng Onyx PH na never nanalo against Sun Sparks in terms of series issue? Or tutuloy-tuloy pa rin ang pag-close ng Sun Sparks na series against Onyx PH? Eto ah, Beshi. Kumbaga, for these two teams, for sure, habang nagpa-practice sila during MPL, sila-sila rin yung magkakaharap. Or sila-sila rin yung naghaharap. So, anyways, napakainit agad ng ating laban, mga kaibigan. Roughly siya, wala na buhay. Medyo nagkamali yata na pupuntahan doon. Para ma-reprise na natin yan. First blood agad para flicker out. Para kay Green, nandito si JD for the backup. Pero Valier is a Valier, mga Beshi. And that is it. 0-1 agad for this almost 1 minute game. May steal pala sila dito sa kabilang side, no? Ano lang yun, space provided lang pala pinakita dito ng Sun Sparks para lang makuha ang buff sa kabilang side ng Onyx PH. Still, I can say na 100% trade na nakuha nila yung buff against First Blood na naman nakuha ng Onyx PH. Ikaw ba, para sa first rotation ng buff, ano masabi mo doon? Mas gusto mo ba na may or steal the buff? Sa akin, malaki bagay kasi yung buff, Beshi. Kasi, ano siya eh, may cooldown sa kung kailan applicable yung buff. So, malaking bagay na naagaw dito ng Sun Sparks against Onyx PH. Although, for Onyx PH kasi, naging effective yung first blood nila. Kaya lamang yung gold kasi ang daming nahuli at ang daming nagkaroon support. Pero speaking of nahuli, sa ating top lane side, si Wais nadali. At ito pa, isasama pa yata si Dilar na patay din with a double kill. And wag natin kakalimutan, this is Daddy JT with his league. Inspired ang pag Tempest of Blades dito. Pang championship talaga yung galawan ng ni JP dito. Kanina akala ko medyo magbaback si JP nung ginamit yung Tempest of Blades. Ayun o, tinan mo ha. Diyan sa instant replay, nung pag Tempest of Blades siya dyan, bumak siya, kinuha niya lahat ng blades, tsaka siya pumunta doon. Kumuha muna siya ng tatlo, tsaka siya bumalik. Kumbaga, solid na talaga. Yung damage dito ni JP. But anyways, mga kaibigan, that is going to be another kill for the Sun Sparks team. Kaso yung nga na nabigyan lang din naman ni parang iyak dito, tatlo ang humahabol come from the side of Sun Sparks. And one man down for this Onyx PH. And Onyx PH against Sun Sparks. Pakicomment po dyan. Ayun na, natuluyan na yung kanina pag-usapan natin. Naka-focus fire si JP. Kay Wise, kanina nagkakabulan sila sa river. Just comment guys yung kanina ko tinatanong. Actually, Beshi, nabanggit pa si Wise laban dito kay JT. Kumapansin natin sa lahat ng nanonood at sa lahat ng part of the production, ang pinakaginagawa talaga dito ng Sun Sparks is to counter out Wise. So, kumapansin natin ngayon na it's more on the funneling sa ating laro ngayon. Kumbaga bonus na lang yung magiging ano may, yung side lanes more offline. But anyways guys, it's gonna be Ling ni paring JP dito onto this match. Yun yung very crucial for Onyx PH. Hindi na kung sino yung hero na gamit nila. It's more on kung sino yung kalaban nila na gumagamit ng hero na yun. Tama. Yung exact ano, mastering the hero. Diba? Mastering the hero, yun ang pinapakita dito ng both sides. Gusto ko yung ano, no? Yung medyo delicate yung ginagawa kanina ni KelVJ na nagpapakita siya ng position. Kasi kanina si Ribo, nung nag-Angela, safe siya maglaro. Now, ang ginagawa naman ng Sun Sparks, baliktad, pinapakita nila yung position dito. Ang pinambibate nila, si KelVJ. Tapos possible. Yes, possible. Kasi huwag natin kakalimutan, Angela to. So, pagka Angela, medyo maihit sa mga mata nang naghahanap mga kaduo or kung sino pa naglalaro. But anyways, guys, it's gonna be the middle lane side na medyo mainit ngayon. Naiwan si Jay. And gaya na sinabi natin, Fuzaken is not a part of lineup ko on TH na pa sa Blades para dito sa ating lane. Kaso yung nga lang medyo kinulang din naman sa damage na patay dito si parang Green natin. Pero sa may bandang likod, that is Carabida Dilar. Pero disengage for the Onyx TH team. Medyo hindi magandang pinakita dito ng Sun Sparks. Dahil masyado sila agresibo na nakaabang pala. Nalimutan nila si Jay na nakaabang doon. Kung nag-overextend pa sila, maaaring tatlo pa yung makukuha. Kasi si JP going in. Sama na good save coming from LVJ. Pero delicates eh. Lamang na siya.
experts ito. Kailangan lang nila mag-ingat if they want to make sure to close the game na mas malinis kumpara sa kanina. Kapag ito yung mga play na kinuwash ko, he's for the play. No, he's not. Parang ganyan. Ano sa laban natin yun eh. Kapag as much as possible, kung mag-engage ka, dapat willing and capable ka rin mag-disengage agad-agad. Pero anyways, this is a turtle objective for Sunsparks. Na-secure lang din naman for the third objective lamang dito ang Sunsparks. And as well, for the map control, nakita natin yun for the Sunsparks squad. Kasi lagi nilang pinupuntahan yung possible buff dito ng OPH. Exactly. Alam mo, gusto ko. Alam mo, natutuwa ko sa pagiging ano, mahusay mo sa map awareness. Diba? Alam mo, hindi, ano yun ah. Isa key yun, guys. Kasi usually, pag naglalaro ka, hindi mo nakikita yung minimap, diba? Isa sa mga key factor dyan is marunong kayo sa map awareness. Diba? Sa the rotation, nababantayan nyo the communication. Isa yun sa mga kailangan na matutunan ng mga players or mga nag-uumpisa pa lang sa laro. And then, balik tayo sa usapan dito, trying to catch the salubong moments from Sunsparks. Doris pathway to disengage. Maganda ba itong decision para sa side ng Sunsparks? No! LBJ, pull dito, revitalize, just to save him. Buwe-buwelo si Jay. Oh, kala ko tutuloy ni Jay eh. Malumanay. Malumanay, Beshi Mop ang kaganapan doon sa bottom lane side. Pero magandang trade for JP sa ating middle lane side kasi malaki yung nabawas niya dito sa Tori ng Onyx PH. And going back doon sa map awareness for this both teams kasi alaking bagay yung backup. Kasi ang strengths ng dalawang team natin is more on pang team-oriented talaga sila. Wala silang na-highlight na certain hero na, ay, certain player na ito, ganyan. Pero anyways, guys, saktong-sakto at mega kill pa para kay paring JP natin dito. Daddy JP for Sunsparks getting a kill for the team. Hindi nag-overextend ng Sunsparks dito. Right after nila makill, alam nila na hindi pa capable ang Angela to spam ang kanyang hard guard para sa susunod na clash. Good or mina, well played for the shot call. Pero nahuli pa nga dito si Iagno. Makukuha ba? Hindi. Naipit si KLBJ naman. Nadamay pa nga. Fire. The panic is real. Nadali. Ito, Bishop Up. Ano sa opinion for this game? Ang medyo crucial for Oric PH is kung paano lalabanan dito yung Cecilion. Alam natin si Madam Oh My V. Grabe talaga mag-Cecilion. And si Oh My V, yung counterpart ni Aldous pagdating sa late game kasi nagsastock din. So the more tumatagal yung laban, the more nasasakit si Oh My V. So far for the Angela, Oh My V, or Cecilion matchup for this game, medyo mahihirapan ang Sunsparks pagdating sa late game. Tama, alam mo, gusto ko yung point na yun. Plus, eto pa, ang magiging sagot dito ng Sunsparks, nakuha nila yung turtle buff, diba? Mas malakas loob ngayon ni JP. Doble kayod siya dito. Meron siyang shield na galing sa hard card later on para sa Angela. Tapos meron pa siyang turtle buff. Kailangan i-capitalize nila to yung ganitong moment na pwede silang pumlash. Mahirap punitin or somehow ma-pick off ang isang Ling having that double shield na nakuha nila. I mean, nakuha niya sa third plus the Angela buff. Oo, speaking of Angela, besh, parang Angela is the real victim talaga, no? Para sa laban natin. And this is just the second series for today, pero kitang-kita natin yung full potential na isang Angela falling star for Dilar sa ating top lane that is gonna be against 2. Pero disengage agad para sa kanya dahil meron din naman palang ibang objective dito for Sunsparks sa ating bottom lane side. It's gonna be the second tier turret against Onyx PH. Nandito, andalang players come from the team. JP! To defend that one. Pero JP, may sarili buhay lang din naman. At doon natin nakikita kung bakit lamang ang Sunsparks pagdating sa gold. Buwe-buwelo lang pala siya doon. May somehow space for private. Hindi nila alam kung ano yung poprotect nila. The buff or the turret sa ganun sitwasyon, which is kahit anong mangyari, is sa Sunsparks makukuha nila gusto nilang resulta. Mababasag nila yung tore or makukuha nila yung buff. Medyo luge or ego lang Onyx PH sa ganung palitan. Ito na. Alam ng positioning dito. Surprise! With the tower, medyo pula ito agad dito. Dito! Tempest of Blade sa mukha. Wise will fall down. The core hero is down for another 33 seconds. Pulado rin agad si Oh My V. Very aggressive si JP. Joke lang. Joke lang, Beshi. Joke lang. Ito, Beshi. Ito lang. Para sa akin, as watching the performance right now of JP, iba yung factor na meron sa Angela. Mm-hmm. So,
naiintindihan ko kung bakit naging Angela yung hero ni KDJ. JP, yung gumagamit ng Ling dito for Sunsparks. And kita natin kanya for the last series of events. Dalam players ka from OnlyPH ka, muntik ka niya mamatay, mapatay, knowing na meron siyang Angela na sakay-sakay. So, that is very deadly for Sunsparks. One reason na rin siguro kung bakit Hylos ang kanilang inano dito, ang selector for that lineup. Pero anyways, that is going to be the first Lord onto this match. 10 minutes and 40 seconds in the game time for OnlyPH. Medyo ano eh, kailangan si Wise dito ang mabigyan ng space. It's not about Wise stepping up his game. It's about the whole team giving space to Wise. Exactly. Gusto ko yung point mo na ganung, alam mo on point na kailangan talaga nila ng space para kay Wise. Kaso ang problema, sinasaraduan eh. Lahat ng window of opportunity dito for Wise is ninanakap dito ng buong Sunsparks. Look at that. Focus fire ang Tori nila. JP, ready to go in. Tempest ulit pa kakasana. Ayan ang pagtarak down the lar as well as the mid turret. Focus fire pa rin sila dito sa kanila objective. Rotate sila dito sa top habang pumupush ng kusa ang minions dito sa bottom side. Grabe yung first Sunsparks. The discipline is there. The skills is there. And kita naman natin yun. Very evident for this match. Last four, standing for Onyx PH. Full potential here for Sunsparks. Pero napatay lang din naman si Greed. Although, huwag natin kakalimutan, super minions ang bit-bit dito ng Sunsparks. They also have the Ling on their lineup na pwedeng-pwede na mag-turn lock dito or tower lock against Onyx PH. For Onyx PH, crucial here is Wise. It's still at 2-3-3. So, hindi pa masyado nakikita yung capacity na isang carry to set things around. Oh, alam mo, ngayon ko lang tinitignan ko kanina pa kung ano yung potential knock-up. Ito na yung sinasabi natin, the knock-up coming from the side of Onyx PH. Kayo lang ata nakakuha ng magandang positioning for the Jet Kundu. I mean, a Wave the Dragon, si Iyakno, pero hindi pa successful. Kanina ko pa hinahanap kung paano nila patutumbayin si JP. The lockdown, hinahanap po kami kung from Kufra, pero several times nag-mintes. Wave the Dragon, hindi rin nila natapos kasi fully farmed na plus naka-guard pa. Ang hirap po nito ng links sa ganitong sitwasyon. Yes, speaking of a hard guard, guys, huwag natin masyadong i-highlight sa pagkakaroon ng link. But anyways, hold that thought because for that series number 3 is gonna be Sunsparks for the victory. Tuloy pa rin.